Okay? Settle down na po. Nais lang ang ating background para maganda sa ating media at coverage. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagdalo sa private screening. Palakpakan po natin ng Moro! Streaming na po sa Netflix on July 19. Paki-spread lang po ang magandang balita. Of course, gusto po namin magpasalamat in behalf of the Center Stage Productions sa pamumuno direct ka Gabby Ramos at ang VS Cinema na meron po tayong bagong venue for our premiere nights and previews. Maraming salamat po sa VS Cinema, VS Hotel Cinema. Okay, maraming salamat po. And then, before the Q&A, we'd like to get some words from our major cast, Baron, or maybe greet them or anything. Hello? Yeah. Can you hear me? Yeah. Good evening, everyone. I'm so grateful to be here with you. Thank you for watching this film. And, you know, I love you. Yes, Director Luis, a few words, greetings. Thank you for being here as a support for us. This is one of the most special films that I've ever done. First time to work with Brillante Mendoza, with Piolo Pascual and Baron Geisler, would you believe? And it's a really great cast and production, and of course with the direction of Brillante. I'm so proud to be part of this film. Thank you so much. And I hope you, spread the word. Thank you. Thank you, of course. Piolo Pascual. Hello. Yes. Hello. Yes. Hello. Yes. Hello. Yeah. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi. Wala pa akong sinasabi. Kung wala ako. masaya po kami. Masaya po kami nandito kayo lahat. I'm so overwhelmed, you know, it's just like what Direk Lori said. It's her first time to work with me. It's my first time to actually be in this kind of production. Napakagaling, Direk Lori Llante. Marami salamat, Direk. It was such a privilege to be in a film that, ano sabi mo, it speaks about a universal language, which is love. Yun lang yung may pagmamalaki ng pelikula to, na napakasarap pa yung parte ng ganito klaseng proyekto. Maraming salamat, Direk. Thank you so much. Again, maraming salamat sa pagdalo at pag-appreciate din ng mga cast sa film. Talagang nag-effort ako na may palabas ito at may makita nila on a big screen, no? Hindi ako pumayag na mapanood ito on a small screen kasi iba talaga experience pag big screen, no? Natutuwa naman ako, nagustuhan nyo. Nagpapasalamat din ako sa VS Sports Hotel na binigyan nyo kami ng pagkakataon may palabas ang pelikula namin dito. Start na tayo. May alito na lang, oh. Bilis. Okay, we have a question from Georgia Panaligan. Napaka-powerful ng movie nito. Yan lang masasabi ko. Anyway, ang first question ko kay Direk Brillante, bakit at paano nyo naisip at pagsamahin si Piolo Baron and of course is Loris? Kasi ang bigat ng demand sa artista, hindi lang emotionally, but yung physical demands. Actually, sa totoo lang, yun ang pinakamalaging challenge sa production, no? Kung sumasamahin sila, kasi siyempre, puro malalaking artista si Direk, hindi Direk din siya. Si Baron at that time, marami din siya pinagawa. So, but we were able to manage. Yun ang pinaka-importante, na pagtatmo namin yung mga schedule nila, especially after na himto ang films na ang film namin, no? During the pandemic at ayun na ulit, no?
Yun ang pinakamalaking challenge ng paggawa ng pelikula ito. Actually, kung nakikita yung production dito, hindi yun eh. Parang after being in the fields for so long, na naka-expose ka sa araw, minsan di mo na naiisip na napakainit pala. Walang puno, naka-expose kami doon, ang layo ng mga tent namin, yung toilet, mga nakatravel ka lang mga 4 kilometers, yun, para makatihil ka. Oo. So, yun. Second and my last question. Ang sa akin po kasi, it's a social commentary. I mean, I was grabe yung in your face na approach ni Direk Brillante para makita natin yung effect na it's kind of microscopic in a sense kasi hindi na tayo kailangan lumaki para makita natin yung sakit na pinagdadaanan ng tao. So sa akin, yun yung gem ng pelikula para makita mo talaga yung struggle ng isang nanay sa pinaglalaban ng dalawang anak. Napaka-clear naman nun. So yun dinipik niya direct. Yun take home para sa akin na parang kailangan mo ma-realize yung pain na pinagdadaanan ng tao. Be it a film, a series, or a docu. Napakasakit. So, para panoorin mo yung isang pelikulang ganito, kailangan mo mag-invest ng emotion. Kasi, atin to eh. Pelikula natin to bilang Pilipino. So, ang laki ng investment. Hindi ko alam kung paano siya ibibenta abroad. Pero para sa akin, ito yung dinidepict ng real emotion ng isang magulang para sa mga anak niya. So, it hits home for me. It's kwento ng isang pamilya and it's universal that way. It's andun ang costume, ang language, ang ways and ano that make it different from other cultures. But basically, it's unity ng pamilya, the pain that is caused by division, and also on a larger scale yung gerang naganap between the Muslims and the Christians, and in the larger scale the political conflict na ang, I suppose ang nanay dito yung bayan na if it's going to make a statement, a positive statement, it's that conflicts can be settled peacefully and not through violence. Yun lang. Yeah. Natagdag lang ako kasi halos kompleto na yung nasabi ni Direk Larissa and Mr. Piolo Pascual. There are times sa na mismong bansa natin, or I'll speak for myself, regarding sa pamilya, the unspoken things, disagreements, sometimes sobrang liit lang na dumarating sa parang lumalaki yung issue dahil hindi natin na pag-uusapan ng klaro. Kaya siguro nagkakaroon ng lito, nagkakalituhan, nagkakaroon ng mas maraming argumento na away sa simpleng bagay lang. Nagawa, pinag-aawayan namin ng kuya ko, si Kaka Jocelyn, lulupa. And
lahat ng pamilya, I bet makaka-relate po dyan dahil lahat tayo ay dumaan sa division ng parte namin to sa lupa. And then sometimes, is it, the question there is it worth our love, our kindness, our understanding, is it worth the headaches and the fights and the arguments, because life is too short, as the movie showcased naman eh. Anytime, but the land is still there, and it will move on forever. But the love, it can break lives and mawawala yung unity. It just speaks about love, kindness, and understanding. Because to be honest, even if there's division sa religion, what we have to understand is understand each other, respect each other, and just again, I'll say, be kind to one another. And also, may I add, I want to thank Mr. Piero Pascual. We shot this noong 2019. This is my first big break in Philippine cinema. Ito yung first big role ko po. Noong 2019, nung galing akong preso at rehab, I prayed for a miracle. And after a few months of fervently praying, God answered it. I received a call from Direk Brillante Mendoza. Sabi niya, oh, Baron, may gagawin tayong pelikula, magkapatid kayo ni Piolo. Pag-aralan mo to. Sabi ko, sige po, Direk. 2 months ako nag-immerse, punta akong Davao, nag-enjoy ako sa Davao. Tapos, nung nasa Davao na ako, namemorize ko yung ibang lines. Sabi ko, oh, Baron, ikaw na yung gagawa ni Piolo. He's so busy daw, hindi niya magagawa. So, ikaw na muna bida dito, ha? Sabi ko, So, nung nag-shoot kami, direct, na-memorize ko na po yun. Hindi, pati memorize mo yun kay Piolo. Sige po. So, I was like, wow. So, dumating kami sa set, nakita kami ni Mr. Piolo Pascual. And, you know, I can't thank you enough. I'm so grateful, bro, to be part of this film. And then, pinagbigyan mo ako na magkaroon ng break sa industriya. And then after that, yun na, nagsimula nang kunin na ako sa mga bigger projects. Thank you very much. And kay Direk also, Direk Brillante, and of course, sa ating Panginoon.